And what's up mga ka-Brady? Kamusta kayong lahat? It's another great day today. Welcome back to our channel. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa pa ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng pagiging isang aircraft mechanic. So sa nakaraang video po natin ay pinag-usapan natin kung effective nga ba ang online class approach or setup sa mga estudyanteng kumukuha ng technical courses. At ngayon naman po sa video natin na ito ay pag-uusapan natin. Bibigyan ko po kayo ng limang simpleng paraan kung paano po ba maging effective ang online class, kung paano po ba natin ma-encounter yung mga struggles and challenges na meron tayo sa ganitong klaseng setup. Ang pinakauna po sa ating paraan mga ka-Brainy, para maging effective nga po ang online class ay syempre, kailangan nating umattend sa klase. So, ano man pong approach, ano man pong mode or paraan ang meron tayo sa education, kung tayo pong mga estudyante ay hindi umaattend sa klase, eh talaga pong magiging mahirap at challenging ito para sa atin. Tulad din po sa trabaho, naniniwala po ako na kahit hindi ka magaling sa una, kapag ikaw po ay araw-araw pumapasok at araw-araw mo pong ina-absorb yung mga natututunan mo sa trabaho, ay imposible pong hindi ka matuto at the end of the day. Imposible hindi ka pong mag-improve at gumaling at the end of the day. So tulad din po sa online class, tulad po sa pag-aaral, importante po na umattend tayo sa klase. Alam po natin na minsan hindi naiiwasan na hindi tayo maka-attend dahil nga po sa iba't ibang dahilan. Pero sikapin po natin kung wala naman po tayong ginagawang sobrang importante na maka-attend po tayo sa mga klase, makahabol po tayo sa klase. Kasi yung isang araw po na na-miss natin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto po sa overall na performance or overall na knowledge na makukuha natin sa ating online class. Ang pangalawang paraan po mga ka-Brainy ay basahin natin ang mga lecture or reading materials tulad po ng mga PowerPoint o kaya PDF. So, bahagi po ng pagtuturo sa online class setup at maging mayroon pa tayong face-to-face na magbigay po ng references tulad nga po ng PowerPoint, ng PDF yung ating mga instructor. Kaya bilang estudyante, importante rin na bukod sa lecture na nakukuha natin, sa live discussion na nakukuha natin, ay basahin po natin or i-review po natin yung mga reading materials na ibinibigay sa atin. So kaya po yan binibigay sa inyo ng mga instructor nyo, hindi para itabi, hindi para gamitin during the exam. Yan po ang magiging reviewer natin, yan po ang magsisilbing guide natin dun sa discussion po na meron tayo. So kagaya po sa akin, ang ginagawa ko po after ng discussion ay binibigyan ko po ng PDF copy ng PowerPoint or PDF version po ng PowerPoint yung mga estudyante ko at sinasabi ko po sa kanila, ni-remind ko sila na basahin nila yun para po during the examination, during the activity or task na ipapagawa ko po ay maging ready sila. Kasi alam po natin na hindi naman lahat ng estudyante ay mabilis na matuto during live discussion. So iba-iba po tayo ng learning abilities, ika nga. So meron po tayong mga estudyante na natututo during discussion na mabilis nila ma-pick up yung lesson during the actual discussion. Meron naman po tayong estudyante na kailangan ding basahin yung lesson para mas ma-absorb nila. At iba-iba po ang paraan. Kaya naman kailangan bilang isang educator at bilang isang estudyante na rin, i-grab po natin lahat ng approach, lahat po ng opportunities na meron tayo sa online class. Tatlo po mga ka-Brainy, magtanong tayo kung meron tayong mga lectures or lesson na hindi po maintindihan. So, ang pagtatanong po ay hindi nangangahulugan na hindi ka nakikinig. Ang pagtatanong po ay hindi nangangahulugan na mahina yung comprehension mo. Sa mundo po ng aviation, especially po sa pagiging isang aircraft mechanic, napaka-importante po ang pagkakaroon ng kusa na magtanong or mabigyang linaw yung mga topics, yung mga bagay na hindi malinaw sa'yo. So bilang isang estudyante, importante na during the discussion o kaya after the discussion at meron ka pong hindi masyadong na-gets or hindi masyadong naintindihan na lecture, ay magtanong po tayo. Kung nahihiya kang magtanong habang nandyan yung mga classmate mo, then you can privately ask your instructors, tanongin nyo sila, "Sir, may gusto lang po akong bigyang linaw kasi hindi ko po masyadong na-gets yung discussion na to." Yung mga estudyante ko po, I always encourage them to ask question. I even allow them to interrupt me during the discussion po para masagot natin kung meron man silang mga confusion, meron man silang mga clarification, or meron silang mga additional knowledge or additional information na gusto nilang i-share sa klase. So importante po na magkaroon tayo ng mutual understanding sa aspeto na to. Kailangan mabigyang linaw lahat ng mga discussion kasi ito po ay bahagi ng pagkakaroon ng quality of education. So, kung ikaw estudyante at
meron pong hindi malinaw sa discussion na binigay sa inyo ng instructor nyo, magtanong po kayo. At karapatan nyo po ito. Huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mahihiyang mag-approach yung mga instructors nyo para tanungin sila, para po maging malinaw yung information na ibinibigay sa atin. Apat po mga ka-Bernie ay manood tayo ng mga videos tungkol po dun sa lesson or topic na na-discuss natin or di-discuss pa lang. Ako po ang ginagawa ko sa mga estudyante ko, before or after the discussion po ay nagpo-post din po ako ng mga video materials mula sa YouTube na meron pong kinalaman dun sa discussion na napag-usapan namin. So sabi ko nga po kanina, lahat po tayo ay merong iba't ibang learning capabilities. So maaaring ang iba ay nakukuha agad ang lecture sa pamamagitan ng pakikinig, ang iba naman ay sa pamamagitan ng pagbabasa, o ang iba naman ay kapag meron sila nakikitang visual tulad nga po ng mga videos galing sa YouTube or sa ibang platform. So kung ikaw po bilang estudyante ay nahihirapan sa pakikinig lang ng discussion, maaari mong basahin yung lecture nyo and maaari kang maghanap o manood ng mga videos. Napakadami pong platform, nandiyan nga po ang YouTube, na pwede natin gamitin para makakuha ng mga actual videos na may kinalaman po sa topics or discussions na binigay sa inyo natin mga instructor. So ito po ay kailangan maging kusa sa atin bilang estudyante. Kailangan magkaroon tayo ng kusa na maghanap pa ng ibang information. Huwag po tayong mag-stick lang doon sa discussion na ibinigay sa atin ng mga instructor natin. So ito po ay bahagi ng ating responsibilities bilang isang estudyante. Tulad din po, kapag kayo ay nagtrabaho na, kapag tayo ay nagtrabaho na at sumabak na sa totoong trabaho, importante rin po na hindi lang tayo mag-stick dun sa everyday experience natin. Kailangan palawakin natin yung knowledge natin, palawakin natin yung information na meron tayo. Napakarami pong paraan, napakarami pong ways, ika nga, napakarami pong sources of information na pwede nating puntahan, na pwede nating mapagkunan ng sapat na information. And sabi nga po, learning is a continuous process and hindi lang po dapat tayo mag-stick doon sa discussion nga po na binibigay ng instructor. So ang panglima po mga ka-Bernie sa ating simpleng paraan para maging effective po ang online class ay ang willingness to learn. Sinabi ko nga po sa nakaraang video natin na anumang approach, anumang setup, anumang mode of learning ang meron tayo, kung wala po tayong willingness na matuto ay talagang mahihirapan po tayo. Sa anumang pong aspeto ang pag-usapan natin, mapa online class man yan, mapa actual na trabaho man yan, o anuman po, kung wala po tayong willingness, kung hindi, wala po sa atin ang ganitong klaseng attitude at characteristic, ay talaga pong mahihirapan tayo. So, kailangan pong tanggapin natin na ito na po ang bagong setup, ito na nga po ang tinatawag natin na new normal of educational or education approach. So tanggapin na po natin na dahil nga po sa epekto ng pandemic ay ito na po ang paraan natin ngayon para magkaroon ng sapat na knowledge, sapat na kaalaman habang tayo po ay nag-aaral. Kaya kailangan po nating i-embrace ito, kailangan po magkaroon tayo ng willingness para i-absorb ang lahat ng learnings, i-absorb po lahat ng mga knowledge na ibinibigay sa atin, na ipinapasa sa atin ng ating mga instructors, ng ating mga educators. At naniniwala po ako na kapag tayo po ay willing na tanggapin ang isang bagay, ay magiging madali po ito sa atin. Or kung sakali mong makaranas tayo ng kahirapan, ay madali po natin itong ma-encounter. Madali po natin itong mapagtatagumpayan. So yun lang po mga ka-Bernie. Ang lima pong nabanggit natin na simpleng paraan, na ilan lamang po sa napakaraming paraan para maging effective po ang online class setup, lalo po sa mga estudyante kumukuha ng technical courses. Again po, kailangan po nating tanggapin na ito na nga po talaga ang bagong normal, ito na po talaga ang sitwasyon na meron tayo ngayon. So at the end of the day, ang lahat po ng paraan na maibibigay sa inyo ng mga instructors nyo, ng mga kakilala nyo, or kung sino man, ay hindi po magiging effective kung hindi po dahil sa mismong sarili natin. Ang lahat po ng bagay magsisimula at magtatapos sa sarili natin. So dapat po gawin din natin yung best natin dahil ito po ang career, ito po ang path, ito po ang course na nakuha natin or napili natin at gusto nating i-pursue. Kaya naman dapat sikapin natin, pagbutihan natin, gawin po natin lahat ng paraan, lahat na makakaya natin, dahil at the end of the day po, tayo rin po ang makikinabang sa lahat ng effort, sa lahat ng pagod, sa lahat ng hirap, sa lahat ng puyat na ginagawa natin. Ang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon po ay
gawin nating preparation, gawin po nating dahilan para mas magsumika pa po tayo sa buhay, mas magsumika pa po tayo sa career nga po na napili natin, sa profession na napili natin. Kasi naniniwala po ako na ang lahat po na nagsusumikap, ang lahat po ng nagbibigay ng oras, ang lahat po ng tao, mga dedicated, ay nagiging successful. Alright, so yun po mga Carbeni. Again, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Pero maraming salamat po sa patuloy na panunood ng mga videos natin, pagla-like, pag-share, pag-send po ng inyong mga comments at mga opinions and ng mga additional information po. Maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang suportahan ako. At kung bago lang po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong uploads. Again, thank you very much po mga Kabraini. Always stay safe po. And always pray, syempre. God bless us all and bye for now.